upang magkaroon ng Honda Civic FD, anong hinihintay mo? Dutin mo na yung subscribe button. Let's go! So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Kabuyao para i-review ang Honda Civic FD. Ayan guys. So nakapag-review na tayo ng FD na automatic. So ito naman ay manual. Nakabody kits na rin siya. Ay guys, ito ha. Una kayo, for sale to. For sale. Guys, unahin natin dito sa loob. Ayan. Dito tayo sa back seat. Ayan. Na, ayan guys, naka-LED na siya. Hindi katulad nung nakaraan. Yung stock niya na ano, na radyo. Ayan. Ibang-iba siya compared dun sa na-vlog natin nung nakaraan. Ayan, iba na rin yung ano niya. Ayan o. Ganda. Ito guys, may airbag to. Oh. Ayan o, may airbag siya. Ayan, yung visor niya. You know? Solid talaga ang FD guys. So ito nagkaroon siya ng ano, ng racing seat. Ayan. Mas lumuwag yung legroom. So ayan o, 5'5 ang height ko. Ayan. Tinagal niya na rin to. Ayan. Ganda guys. Speechless ako. Tapos naka-rep holster na rin to. Ang kanyang sidings. Ayan o. Color red. Talagang straight red siya. Naka-carbon fiber na spoiler. Ayan. Ito pare, ito V or ano, S? V variant lang yan. O, ito V variant. No? Pero may airbag pre, no? Yung ano, yung visor. Tapos, ito ang pinaka magusto. Ito ang pinaka nagustuhan ko dito. Seats. Naka-regaro seats. Ramdamin natin to ngayon. Ayan! So, yung regaro niya, guys. Feeling ko para ako nasa ano. Na, you know, yapos na yapos. Ganda! Speechless na speechless ako talaga sa FD. Magkaka-FD rin soon. So, nagkaroon na rin siya ng voltmeter. Meron na rin siya voltmeter. Ayan, water, temperature, tsaka vacuum. Ayan. Ayan guys. Wala siya masyadong binago. No? Eto. LED. Ang kanyang seats. Maganda dito guys. Meron siyang napakatinding. Boom, boom, boom. Ganda no? Ang ganda. You know? Mamaya iraramdamin natin yung boom, 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 boom na yan. Ayan. Grabe oh. Yung presyo nito ay i-PM nyo na lang si Master Erwin. Ayan. Yes, straight C7 yun. C7 na speaker ampli dalawa. Straight C7. Ayan. Wala kasi kung alam dyan sa speaker. Kaya, ayan. Ito si Master Erwin. Siya lang ang chat nyo kapag ka gusto nyo umbilhin to. Registered under his name. Kaya, sure ball na walang issue. Ayan. Ito naman ang kanyang engine. Naka-headers na rin. Ayan. In-upgrade niya na rin to. Ah, pakatindi. Kaya maisay tayo sa racing seats ni Master Erwin. Uy, cold AC, kaka-start lang. May back cam. Bulag tayo pag walang back cam. Nasanay na. So yun guys.
Gusto ko mag Honda Civic. Kasi yung ano ko, electrician ko, malikot kamay eh, kaya ang dami ilaw nito eh. Gabi may underglow. Ang underglow mo ay kulay blue. Nice. Ang suspension mo, yung harap ko naka coil sleeves. Pero hindi ko alam ko, stock lang yun eh. Di masyadong ano ah, di masyadong ramdam na naka coil sleeve ka. Para sa akin ha, kasi ako eh, sanay sa tagtagan eh. Oo. Oh, tigas no. Maganda play. Test drive na agad. Ang dami na nating Ayan. Para sa akin, pumuputok-putok kayo. No? Kaya nga, kasi para sa akin ha, ito hindi pa naka-tune. Hindi, ganun ngayon, daw talaga pag naka-full exhaust ang R18. Ngayon lang ako nakasakay actually sa FD na manual. Oo. Solid. Mamaliksi. Kasi kung may nakikita akong FD, minsan na humahataw. Kasi nga, naka-EK ako. Pagka nakakaroon ko, parang mas matulin yung EK. Yung EK hatch. Yung EK dito, yung mga sock, ganun, mga dock. Pero yung, ito, stock pa. Ano, pre-sec. Hindi naman sagad na yung first gear tsaka second gear mo eh. Hindi pa. Maganda hata. Malis eh. Tapos, yung clutch nito, hindi naman gano'ng katigas. Tsaka stock lang yung clutch. Oo, stock ng, masarap naman. Parang naka-lancer ka lang din. Normal na sasakyan. Oo. Maganda yun. Ito yung feel ng, yung feel niya ng ano, comfort pa rin eh. Kahit sabihin naka coil sleeves yung harap. Parang tingin ko nasa 6K RPM lang tayo kanina eh. Oh. Guys, first impression to ha, ng ano ng isang YM na first time makasakay sa FD na manual. Kaya ayan guys. Oh! Ang gaan niya. Naka ano pa, naka full like, ano pa siya, full sound system. Like kanina, 'di ba? Nakita niyo. Ang liksi, pre. Ibang iba sa tunog nung kay Jan, no? Oo. Aliksi. Kung kukuha ka ng automatic na FD, ang habol mo doon, comfort. Comfort, point A to point B, tapos pogi lang. Pagka ito, yung FD na manual, sarap ang laro. Pang, yun nga, daily car, comfort. Pinapaan ko kanina yung clutch eh, malambot eh. Ang ganda, pare. Tapos, basta ang ganda. Yun nga lang, tiis pogi pagka, syempre, hams, lalo sa console sa atin. Oo. Tsaka, normal na yun pagka FD, pagka naka-kits. Hindi naman pwedeng stock height yun eh. Ang ganda. Alo, kung ikaw nag-test drive, talagang mapipil mo yung ano. Ayoko mag-test drive. Alam mo, nung unang hawak ko dito, nung unang bili ko talaga, nasarap sa feeling pag naka-Honda pala. Kasi nakahawak ako, Chevy, Lancer, Expander, yung ride na gusto mo nandun sa ano, FD, mga Honda. Sa EK, kung ikukumpara natin yung FD sa EK, yung EK, talagang parang feeling ko ah, para sa akin ulit, ang ano niya, yung pang sporty talaga siya. Yung sporty Carrera, illegal, ganun, drag race, yun yung unang-unang may isip. Kasi parang ang hirap i-family car, kasi na-experience namin ng utol ko family car, ang tagtag. Ito yung FD pang daily, pero rin pang laro. Yun nga lang, kung sa quarter mile, hindi gaano
o oras na maganda. Kasi, ewan ko, power maliban to weight. Maliban na lang kung ano, change engine kang K20. Oo, yung ganun. Ganda. Tapos, comfort yan. Tapos, naka-coil sleeves na. Di ba, pagka-coil sleeves, alam mo, parang wala kang shock dyan eh. Hindi naman matagtag. Sarap pa rin. Tapos, kagandaan ito, kahit ganitong lowered to, marami kami, di ba? Oo. Puno, walang sayad sa ano, walang nagrarab. Uh-huh. Maganda yung fitment niya. Maganda. Tapos yung naka-mags, mm-hmm, naka-low profile na ano, na gulong. Pagkaganong kasi, alam mo na talaga matagtag eh. Uh-huh. Kaya kanina ina-expect ko matagtag, kaya nagtanong ako ng suspension. Kasi gawa ng yung gulong ni pare, nakita ko, manipis. Mm-hmm. Wait, hindi. Hindi eh. Ang sarap, sarap gamitin ng FD. Guys, para sa il na yung sentra ko. joke lang. Sarap mag-FD. So, ayun nga guys, kung bibili kayo ng ano, ng FD, kung gusto nyo ng panglaro, yung pang-tanggal kate, ganyan, pogi racing, yung kumakabyo-kabyo pa kayo, FD manual. Tapos, tumataas ngayon ng value ng FD. Oo. Yung SIR, parang bumababa naman yung value ng SIR. Marami nagbebentahan ngayon. Kasi nakakita ko ng SIR dati, 500 plus. Ngayon, may nagbebenta, 300 plus. Mm-hmm. 380, ganun, 380, 400. Bumababa ng FD, ito na yung tumataas. Oo. Bakit marami lang kayong nakikita sa marketplace na, o kaya sa FD group na nag-o-offer ng mga 250. Pero syempre, buy and sell yung mga ganun, di ba? Mm-hmm. Pero yung mga nakikita, yung gantong FD, dito pang 250. Hindi. Ang taas nito. Ibig sabihin, ang taas na ng value ng FD. Yung mga ganito. Naka-headers, naka-sound system, may mga gauges. Hmm. Ito, papalitan ko pa to. Depi gauge kasi to eh. Galing pa to sa dating owner. Anong gauge yan? Ewan ko, pang-jeep eh. Kaya gusto kong palitan eh. Wait, pang-jeep eh. Para accurate naman. Oo. Magkano naman? Ano, ibigay mo na lang sa akin. Yeah! Yo! Ito, bilog. Wala naman problema. Sipin nyo guys, binibenta niya to. Pero, papalitan niya pa. Oo. Ng gauge na gusto niya. Mabenta, kung may makagusto, okay lang. Kung wala, okay. For keep kasi eh. For keep lang. Kung mag alok-alok lang, no? Alok-alok lang. Pagka ano, ibibili ng K20 na ano, na FD. Yun talaga yun. Kasi wala akong makita kasi nun eh. Si para hindi nagre-reklamo malakas sa gas. Kasi galing siya sa EX na Lancer. Kung ikaw ang para mo, pare, EX? Sa 1.6, malakas yung EX. Sa gas? Oo, compare mo dito. Kasi ito, Matic 1.82 eh. Oo. Ngayon, 1.6 lang. Ang ride? Ride? Masarap yung, din ang ano eh. Yung likse, yung comfort. Likse, malikse din ang EX, pero mas malikse talaga to. Itong FD. Kasi yun, naka-full exhaust din. Lahat nagawa ko din doon. Swerte din nakabili nun eh. Kaya yun. Solid to. Para pa-experience naman ng boom-boom pa mo. Oo. Guys, eto. Eto ah, mataas yung mileage niya. Kung nasa 207 siya. Anong model to? 2006. So, 2006 model, 200K. So, para sa akin, mas okay kumuha ng mataas ang mileage compare sa mababa yung mileage. Kasi dyan mo makikita, yung mababa yung mileage, pagka ginamit mo lang ginamit, yung mga sakit lalabas yan. Pagka ganito mataas yung mileage, lahat ng sakit, lumabas na, napagawa na, tapos, sigurado ka na reliable yung kotse kasi ang taas ng mileage. Ngayon kung sasabihin mo na ay hindi naman masyado nagamit yung ano eh. Yun nga lang, hindi ka confident na ilayo yung kotse kasi baka abutin sa akin. Hindi ka tulad ng ganito, ay okay to, mataas ang mileage, siguradong okay naman to. Tapos yun nga, sabi nga ni pare, bumase siya dun sa selan ng may-ari. Yan, yung PMS, pare. Yung mga PMS, heavy PMS, nasusunod niya. Change oil. Yung kahit hindi pa sira, palit mga, tawag dito, engine support. Ganun, transmission.
palit din siya agad. Ayun, kaya kahit 200 mileage siya, kinuha ko. Yun. Tsaka ang nagiging issue lang naman nito, wheel bearing sa likod. Mm. Tapos engine support. Oh, pangilalim 'yun. Oh, kalimitan mura lang yung ano niya eh. Gaya na yun, mga BTEC na leak, yun, mura lang yun. Wala pa 1,000 yun eh. Masyado lang ako nagulat na ano, na parang naharangan lang ako nung mga dating sikat na issues ng FD. Tsaka mati kasing nahawakan ko, kaya reklamo ako sa gas. Compared, pagkakukuha ka ng FD talaga, kung gusto mo rin matipid sa gas, manual. Mas matipid yung manual compared sa matik. Siguro mga, kung example, yung Matic 8 km per liter, siguro ito mga ano, mga, yung mga manual, mga 10 km per liter. Example lang naman. No, mga 8 to 7 yung kalimitan sinasabi nila. Pag, sa Matic? Oo. Sa Matic. Manual, mga 10 siguro na. Mga, oh, mga 10 or 9 gano'n. Yun nga lang, may cambio-cambio ka. Yun nga lang, tanggal ka tayo. Oo. Pero lumalakas ka talaga sa gasolina kasi pag nalalo naka full exhaust ka, syempre, bomba-bomba. Yun nga lang, makukuha mo yung bomba-bomba. Hindi ka tulad pag nakamatic ka. Oo, walang bomba-bomba doon. Halimbawa, sa daan, ito, malimit to eh. Pag sa daan, kuya, bomba! Eh. Oo. Butang eh. Kung ako eh, kung yung setra gamit ko, sisigaw, kuya, bomba! Tatalunok ko eh, baka sa... pang ano eh, pang teleserye yung setra ko eh. Ito hindi namin binibenta. Sinasabi ko lang na binibenta. Trepos ako ah. Sinasabi ko lang na binibenta, pero di binibenta. Kung may makagusto lang. Oo. Tapos kahit gano'n na yung tagumdong, hindi maano, hindi makalansing. Maganda. Paano yung pare, yung nagawa ng sounds mo, talagang inano nila yan, yung mga yung mga lahat. Tinimpla talaga nila yan. Ayun, shout out kay JDM Auto Sounds. Yun, tagagawa namin ng sounds namin. Saan location? Dito sa may Walter Mart, harap ng Petron. Harap ng Petro sa water mat. Ah, okay. Oh. Yung, di ba may Honda doon? Kahalera ng Honda ng mga motor. Yung Honda na kasa ng mga motor, kahalera noon. Sa Torosa exit, malapit lang yun. Pagka sa Torosa exit nyo, kaliwa kayo, tulay, dire-diretso lang. Tulay, stoplight, dire-diretso lang. Nasa right side pagkalagpas ng water mat. Dadaanan nyo yung Jollibee. So, boss, hindi ako mahilig sa sound system, pero baka naman yung sentro ko. Pagkaroon lang ng maayos na sounds. Malalakasan ko lang ng konti para hindi ko marinig yung mga tulog-tulog sa makina. Yung mga kalampag ba? Oo, yung mga kalampag. Kasi maano ngayon yung kotse natin eh, yung sentra. So, yan guys. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe. At kung gusto nyo yung auto, chat nyo lang si paring Erwin. Ayan, ilalagay natin yung Facebook niya dito sa screen natin. So, sure ball na long long ride to. Tagaytay, tapos direkta. Kung saan pinakamalayo narating nito? Wala, Tagaytay lang. Tagaytay. Oh, parang tambay car lang talaga siya eh. Hindi pa masyadong ginagamit. Hindi pa kakata ako naka 1,000 dito sa ano to. Sa so, kung gusto niyong kunin, ayan, hindi pa masyadong nagsasawa to, kaya mataas presyo. Pero pag nagsawa to, mataas pa rin ang presyo. Mataas rin yung presyo. Worth it naman, kaysa naman bibili kayo ng mura, tapos pagkabili nyo, kinabukasan, may papagawa kayo, next week. Napapamura na. Oo, ayan, pare. May nakarecaro pa kayo. Naka-racing seats pa kayo. Di ba? So, ulit, like, comment, and subscribe. Please support my YouTube channel, Young Master.